Hello guys, welcome back. Welcome to my YouTube channel. And guys, today's video ay pag-usapan po natin ang tungkol po dun sa aking pagpapavaccine. Kasi guys, marami pong nagtatanong sa akin kung ano daw po ba ang resulta pagkatapos po ng injection sa akin, pagkatapos po akong turukan ng vaccine. So, ayan guys, i-share ko sa inyo kung ano po yung nararamdaman ko nung bago po ako ma-injectionan at nung pagkatapos ko ako ma-injectionan. So, ayan guys, i-share ko na po sa inyo. At maraming salamat po talaga sa mga nanood ng aking video guys. And I hope na makatulong sa inyo to guys ang ginawa kong video na to. So, thank you so much. Again, ito na po ang aking i-share sa inyo kung ano yung aking mga na-experience dun sa pagpapa-vaccine. Okay? Guys, dito na ako sa loob. Antay papila. Tapos yung kasunod ko. Ayan guys, yung kasunod. Ayan yung kasunod ko. Welcome to my YouTube channel, guys. Guys, today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa aking pagpapavaccine, guys. Kung ano ba yung nararamdaman ko, kung ano ba yung nangyari sa akin pagkatapos nung injection. Yun, guys, pag-usapan natin yun namaya. So, bago po yan, guys, shout out nga po muna. Sa shout out natin, yung mga nag-subscribe po sa akin, guys. Shout out po kay Leo D. Guzman, Uncle John's Vlog, kay Mami Carm's Vlog, M's Mix Vlog, and Inday World Mix Video, and Gina Love You Vlogs, guys. Yan, i-subscribe nyo yan sila, guys. Shout out sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa akin at pagtangkilik ng aking mga video, guys. So, ayun. Bago yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, guys, di ba? Nakita nyo naman doon sa unang in-upload ko, guys, yung nararamdaman ko na kaba, na takot, yung pagdadalawang isip kung magpapavaccine ba ako o hindi. So, yun po yung pakiramdam ko, guys, nung hindi pa ako na i-injectionan. Kasi, syempre, di ba, nagwo-worried ako, baka mamaya kung ano yung kung mangyari, kung ano yung magiging resulta, baka hindi maganda. So, tapos, syempre, nagpe-pray ako kay God na wag lang po ako makaramdam ng kakaiba. So, alam nyo, guys, iyon, happy ako nung first day na nagpunta kami doon sa hospital na injection na ako, guys. Nakita nyo naman doon nung first day. Wala talaga akong naramdaman after nung injection, guys. Kahit ano, walang masakit sa mga katawan ko. Unlike po sa iba kong mga kasamahan, guys, may mga nararamdaman sila na epekto sa kanila mga katawan. Nagre-react yung iba. Yung isang kasama ko dito, guys, is medyo nangangalay daw yung ganito, nasa masakit daw, pero hindi siya nilagnat, guys. Wala siyang naramdaman. Yun lang yung ano, nagpahinga lang siya ng ilang oras pagkatapos ng injection na yun. Tapos nung, guys, wala, hindi din naman siya nahiga or ano, basta nagpahinga lang siya ng kaunti lang din, tapos diretso din naman yung mga duty namin. So, iyon. Tapos yung isa ko pang kasama, yung ibang kasama ko na nauna sa akin na magpa-vaccine, yung iba, guys, na nasa kabila is okay naman, wala silang ibang mga nararamdaman, maliban yung ibang mga nahihilo. Tapos may isa akong kasama na nasa kabilang bahay na nilagnat din siya, guys. So, iyon, kaya nag-worried ako. Noon ko nag-iisip ako, ano kaya, magpapa-injection ba ako o hindi? So, thank you kay Ate Rhea. Again, thank you sa iyo, Ate Rhea, dahil isa ka sa nagpapalakas na loob ko para magpabakuna. So, ayan na nga, guys. Second day. Unang araw na in-injectionan ako, wala akong naramdaman, di ba? Sobrang wala talaga. Nagtrabaho ko, diretso lang. Tapos, kinabukasan, guys,
Naramdaman ko guys nung mga hapon na mga bandang alas 2 yata yon, alas 3 ganyan. Antok na antok ako, yun lang yun guys yung naramdaman ko. Hindi rin siya masakit, walang ngalay, walang masakit sa ulo, yun. Yun ang naramdaman ko guys nung mga hapon na kinabukasan. Antok na antok ako, gustong-gusto ko matulog. Yung alam mo yun, yung parang tas ang maigi nun guys is natapos yung trabaho ko muna. Tas kala ko tawag ako. Tapos yun nga guys, nakatulog nga ako paghiga ko dito. Nakatulog ako nung time na yun. As in, napasarap talaga yung tulog ko. Pero mga ilang oras lang din yun guys. Siguro wala pa siguro mga 1 hour yung tulog ko nung time na yun. Tapos guys, didiretso, trabaho, trabaho. Nung mga bandang alas 4 guys, parang nakaramdam na ako ng medyo umiinit yung katawan ko. Yun yung naramdaman ko, mainit yung katawan ko. Tapos parang sumisingaw yung init dun sa mata ko. Tapos pagkatapos nun guys, di syempre trabaho ulit, nagising amo ko, bigay ako ng coffee, kung ano-ano. Tapos nilinis ko yung kwarto niya. Nung kinagabihan na nga yan guys, mga 10 or 11 na po siguro yun. Pagkatapos ko maglinis ng kwarto niya. Actually, nagpasama pa nga ako sa isang kasama ko, guys, kasi gusto ko mapabilis yung trabaho, guys, dahil nga nung araw na 'yon is mayroon po ditong bridal shower, guys. Yung isang kasama kasi namin ikakasal. So nagkaroon siya ng party sa taas. Bali, ako na lang po yung naiwan dito kasi lahat sila nandun na sa taas. Tapos, yung isang kasama ko, sabi ko, bilisan na namin kasi gusto ko maki-join syempre doon, diba guys? So, ngayon guys, pagkatapos naming magtrabaho, nandito na ako, nandito na kami sa midlist na to, nandito na ako. Maya-maya lang guys, umupo ako. Umupo lang po ako kasi parang hindi ko alam kung ano yung... naglista nga pala ako guys sa report ko nung time na yun. Tapos umupo ako dito guys, maya-maya lang guys, nakaramdam ako ng pagkahilo. Tapos alam niyo yung pakiramdam guys nga, yung may nakita akong parang mga ilaw-ilaw, mga star-star na yan guys. So yung naramdaman kong biglang hindi na ako nakatayo, nanlambot na yung paa ko. Tapos maya-maya lang guys, seconds lang talaga guys, sobrang nakaramdam ako, super duper lamig. As in malamig na malamig, pati yung paa ko sobrang lamig, naka-medyas pa ako noong time na yun guys. So yun, inihiga ko, tapos nagbaluktot ako, maya-maya sobrang init na ng katawan ko, yun po yung naramdaman ko guys. Sobrang init ng katawan ko na lahat na, pati yung mata ko, yung lumalabas dun sa hininga ko, sobrang init. Tapos nagdidelirio na ako. Iniwan na ako na isang kasama ko kasi umakyat na siya sa taas. Kasi syempre guys, nakipag-party na din siya. So mga after 30 minutes o 1 hour siguro, hindi pa rin ako okay. Hindi pa rin ako okay guys. Ngayon sa natakot ako. Natakot talaga ako. Kasi syempre, pero okay naman yung paghinga ko. Yun nga lang guys, nanginginig ako sa sobrang lamig na pakiramdam ko. Tapos lahat na yung pillow na yan guys, nilagay ko dito sa katawan ko. Lahat ng mga pillows, yung mga throw pillow dito, nilagay ko sa katawan ko. So hindi pa rin sapat. Ang ginawa ko guys, kasi malapit lang naman sa akin yung telepono, tumawag ako sa taas. Tumawag ako dun sa akin na Tita Lisa. Kasi alam ko na hindi ako maririnig dun sa kabilang side dahil ang akala ko nandun sila nagpa-party sa midlist namin sa taas sa mga katulong. So yun guys, tumawag ako kay Tita Lisa, nanghingi ako, sabi ko, Tita Lisa, baka pwedeng pababain po si Prosy dahil pahingi ka ako ng kumot dahil sobrang lamig na lamig talaga. Alam mo yung guys na parang binuhusan ako ng yelo, yun ang pakiramdam ko. Tapos bumaba dito si Prosy, nakita niya ako, nag-alala siya, sabi niya, magpadala ka na sa hospital. Sabi ko, hindi, at thank you talaga guys, dahil biglang naisip ko yung idea na yun, para lang mabawasan yung lamig na naramdaman ko. Sabi ko sa kanya, nang hingi ako, sabi ko, patulong na lang. Pagkatapos niya ako kumutan guys, lahat kinumutan niya ako, pero hindi ko pinaalis yung tropilo sa katawan ko. Sabi ko sa kanya, please, pakigawa na lang ako ng mainit na tubig. Yung mainit na mainit talaga guys, kumukulo. Sabi ko, lagyan niya ng luya at saka lemon. So, pagkatapos nun guys,
din na okay na dinala niya dito sa akin. Ininom ko 'yon kahit na mainit pa. Iniinom ko na siya, guys, para maramdaman ko yung init doon sa loob ng katawan ko, tapos para lumabas yung pawis ko. Tapos after that, guys, nung uminom ako noon, uminom ako agad ng 2 pirasong Panadol. Yun, guys. Pero hindi pa rin siya nawala. Baliwala yung pag-inom ko ng Panadol, guys. Ang ginawa ko, guys, yung mainit, kasi mainit pa naman yung baso, medyo umuusok-usok pa, ipinasok ko yung, guys, sa damit ko. Parang ganito, guys, ha. Pinasok ko siya dito sa loob. Tapos, syempre mainit yun. Tapos, dinadampi-dampi ko dun sa may damit ko yung baso. Syempre, mainit siya. So, nakaramdam ako nun, guys, ng ginhawa. Tapos, nagtalokbong ako habang yung baso ay nasa loob. Syempre, yung ano nun, yung singaw nun, guys, is na ano sa katawan ko. Ngayon, guys, pagkatapos nun, ipinawisan ako ng sobra. Dami-daming pawis. Tapos, biglang nawala yung sakit ng ulo ko. As in, pitik-pitik siya talaga, guys. Nawala yung sakit ng ulo ko nung time na yun. Tapos mga ilang minuto, yun, guys, nakabangon na ako. Saktong dumating yung alaga ko nun, guys. So, ayun, yun yung experience ko doon sa vaccine, guys. Yun. At wag po kayong matatakot na merong mangyaring masama sa inyo. At ang sabi po nila, guys, napakinggan ko to, guys, ha, sa isang doktor na nag-vlog, na mas maganda daw po yung nilalagnat ka kasi mabilis yung react nung gamot. Maganda daw po yung epekto nung gamot na yun, guys. Kapag nag-react yung katawan mo, kapag nilagnat ka, ibig sabihin mabilis yung proseso, mabilis kumalat yung gamot sa buong katawan natin. So, yun, guys. First dose pa lang yun, guys. At maraming salamat dahil nalampasan ko yun, nawala yung takot ko. So, yun. Okay na ako ngayon. Diretso lang yung trabaho. Pero one day ako, guys, na nagpahinga nga gawa nung nilagnat nga ako nung time na hanggang umaga. Parang lambot yung buong katawan ko. So, yun, isang araw po akong hindi nakapagtrabaho kaya nagbukasan trabaho ulit. Kaya, yun lang, guys, at maraming salamat sa mga nanood ng video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Thank you so much at sana makatulong po sa inyo ang video na to, guys, para hindi po kayo masyadong mag-worry din na katulad ko. Mawawala din po yung mga takot ninyo. At ngayon nga pala, guys, mukhang bumaba na po yung mandatory dito sa Saudi Arabia tungkol po sa vaksina. Okay naman kasi, guys, dapat na magpa-vaccine tayo lahat para safe tayo sa COVID. So, yun, guys. Thank you so much. Bye-bye!